Nung una kong narinig ang tungkol sa programa ninyo ay ninais ko ng sumulat para may bahagi ko ang aking totoong love story na hindi mo aakalain na nangyari sa totoong buhay. Pero dahil sa marami akong pinagkakaabalahan ay matagal din ang inabot bago ako nagkaroon ng oras na sumulat sa inyo. Sa totoo lang, kapag naririnig ko yung mga kwentong tinatampok mo ay hindi ko po maiwasang madala ng emosyon dahil na rin sa ganda ng storya, at inaamin ko na nakakaramdam ako ng kaunting inggit sa mga letter senders ninyo kasi naitampok ang kanilang storya sa iyong programa, Papa Dudut. Dear Papa Dudut, ako po si Carmencita, pero Carmen na lamang ang itawag nyo sa akin. 55 years old at isang negosyante at masayang may bahay. Kasama ko sa pagsulat ng liham na ito ang pinaka-espesyal na tao sa buong buhay ko na siyang nagpaniwala sa akin na totoo ang destiny at reincarnation. Kapag narinig niyo ang salitang reincarnation, alam ko na marami ang magtataka sa inyo. Ang iba naman sa inyo ay maaaring hindi maniwala, Papa Dudut. Sa totoo lang, noong una ay hindi ako naniniwala sa reincarnation. Pero may mga pangyayaring dumating sa buhay ko na siyang unti-unting nagpaniwala sa akin sa salitang yon. Papa Dudut, may 30 taon na ang nakalipas ay meron akong minahal na lalaki, si Dodong. Nakilala ko siya nang minsang ma-confine noon ang tatay ko sa ospital. Nang mga panahon na yon ay may sakit na leukemia si Dodong at regular siyang dinadala sa ospital na yon. Agad kong nakasundo si Dodong. Ewan ko ba kung ano ang meron sa kanya at nahuli niya ang puso ko kahit sa unang beses pa lamang naming pagkikita. Simula noon ay naging madalas na ang pagkikita namin ni Dodong hanggang sa tuluyan na kaming na-develop sa isa't isa. Papa Dudut, naging mabilis ang mga pangyayari dahil pagkatapos ng 5 buwan ay nagpakasal kaming dalawa ni Dodong. Pero hindi ko akalain na magiging maiksi lamang ang pagsasama naming dalawa bilang mag-asawa. Lalong lumala ang sakit ni Dodong at ang sabi ng mga doktor ay walang pag-asa na itong gumaling. Nang marinig ko ito ay sobra akong nanlumo. Panayang dasal ko sa Diyos na sana ay dugtungan pa niya ang buhay ng lalaking pinakamamahal ko. Pero hindi nakinig sa akin ang Panginoon hanggang sa dumating na ang araw na kinakatakutan ko. Carmen, nararamdaman ko na ngayon na ang oras. Bulong sa akin noon ang asawa ko. Anyong tatawag sana ako ng doktor pero pinigilan niya ako. Wag na, Carmen. Dito ka muna sa tabi ko, ang sabi pa niya sa akin. Dodong, hindi ka mamamatay. Gagawa ko ng paraan para mabuhay ka, ang sabi ko naman sa aking asawa. Nakikiusap ako. Lumaban ka. Hinawakan naman niya ang kamay ko bago nagsalita, Papa Dudut. Pagod na ako, Carmen. Hindi na kaya ng katawang ko yung hirap dulot ng sakit ko. Papa Dudut, wala akong nagawa noon kundi ang umiyak na lamang sa sitwasyon ni Dodong. Pinilit kong tanggapin ang katotohanan na yon, ang kanyang huling sandali. Pero kahit na nagdurugo noon ang aking puso ay nagdesisyon pa rin akong manatili sa kanyang tabi hanggang sa huli na sandali ng kanyang hininga. Bago ako mamatay ay hihilingin ko sa Diyos na sana ibalik niya ulit ako sa lupa at isilang muli para mabalikan kita. Basta, Carmen, kahit na anong mangyari ay babalikan kita, ang wika ni Dodong sa akin. Mahal ko, may babalita pala ako sa iyo. Buntis ako, pag-amin ko sa kanya. Napangiti si Dodong sa aking ibinalita sa kanya. Sayang, hindi ko na maaabutan ang pagsilang sa anak natin. Nangihina niyang sabi. Carmen, walang katapusan ang pagmamahal ko sa iyo. Kahit na mamatay pa ako ngayon, ikaw pa rin ang mamahalin ko hanggang sa kabilang buhay.
Pagkatapos nun ay nilagutan na ng hininga ang aking asawa. Papadudod, sa pagkamatay ni Dodong ay naging malungkot na ang sumunod na araw sa buhay ko. Wala akong ginawa noon kundi ang umiyak na lamang noon sa burol ng aking asawa. Inakala ko noon na katapusan na ng buhay ko. Hiniling ko na rin sa Diyos noon na sana ay mamatay na rin ako para makasama ko na si Dodong. Ngunit sa pagdadalamhati ko ay naging sandalan ko ang pamilya ko. Lumakas na rin ang kaunti ang loob ko dahil na rin sa anak ko na ipinagbubuntis ko ng mga panahon na yon. Kaya noong mailibing na si Dodong ay kasama ko ang lahat ng taong nagmamahal sa akin ay hindi nila ako iniwanan sa mga oras na kailangan ko ng karamay. Samantala, sa pagkamatay ni Dodong ay hindi na ako nagpasya pang mag-asawa. Tinuong ko na lamang ang atensyon ko sa pagpapalaki sa anak ko at sa negosyo ko. Kaya hindi ko noon namalayan na 24 years na rin pala ang nakakalipas. At sa loob ng mahabang taon na yon ay madalas pa rin sumagi sa isipan ko si Dodong Papadudut. Hindi ko maiwasang umiyak noon sa tuwing naaalala ko ang asawa ko. Madalas namang mapansin niyo ng anak kong si Ming, kaya naman sinasamahan niya ako palagi sa aking pag-iyak. Samantala, nang dumating ang 25 taong anibersaryo ng kamatayan ni Dodong ay nagpasya kami ng anak kong si Ming na dalawin ang puntod ng aking asawa. Dodong, narito na kami ng anak mo. Nga pala, may dala akong bulaklak para sa iyo. 25 years nang nakakaraan simula nang iwanan mo kami. Ang bilis ng panahon, di ba? Kung nasaan ka man ngayon, sana'y masaya ka. Kaunting panahon na lang ang hihintayin mo at magkakasama na rin tayong dalawa. Maraming salamat kasi alam ko namang binabantayan mo kami ni Ming at ipinagdarasal kami dyan sa langit. Dodong, mahal na mahal pa rin kita hanggang ngayon at ikaw lang ang mamahalin ko hanggang sa mamatay ako. Yon ang natatandaan kong sinabi ko sa puntod ng aking asawa. Inakbayan naman ako ni Ming at kinomfort. Masaya na po si Itay, kapiling ang Diyos, Inay. Hindi man natin siya kasama ngayon, pero alam ko pong sinusubaybayan niya tayo, ang sabi pa ng anak ko. Ming, hindi sa nalulungkot ako pero palaging naaalala ko yung mga masasayang araw namin ng Itay mo. Sayang nga lang at sandaling panahon lang kami nagkasama. Alam mo ba, Ming, sabi nga noon ng Inay, ang lola mo, na napakatanga ko daw. Dahil pinakasalan ko raw yung isang lalaking alam kong may sakit na at hindi natatagal pa ang buhay. Pero anong magagawa ko nun? Mahal ko ang tatay mo at hindi rin naman ako nagsisisi kasi minahal naman ako ni Dodong at naging masaya rin naman ako sa piling niya. Kahit na wala pang isang taon ang pagsasama naming dalawa, ang kwento ko kay Ming. Pero Inay, kahit na hindi ko po nakagis ng si Itay, eh mahal na mahal ko pa rin po siya. At kung sakaling nabubuhay pa siya ngayon, sigurado naman po akong isa siyang mabuti at responsableng ama, ang sabi ni Ming habang pareho kaming nakatingin sa puntod ni Dodong. Anak, alam mo ba? May pinangako sa akin ng ama mo bago siya mamatay? Tanong ko sa kanya. Nababalikan niya po kayo? Naku, Inay ha, nakakatakot yan. Araw pa naman ang mga patay ngayon. Parang hindi ko yata gusto na magpakita sa atin sa harap-harapan yung kaluluwa ni Itay, ang wika ni Ming. Natawa naman ako sa reaksyon ng aking anak. Ikaw talaga, Ming, matatakotin ka pa rin hanggang ngayon. At saka kung magpakita man ang kaluluwa niya sa atin, eh bakit ka naman matatakot, eh tatay mo naman yon. Hindi ka sasaktan noon. Nagtawanan lang kami ng anak ko pagkatapos noon, pero aaminin ko, Papa Dudut, na isa sa mga hinihiling ko noon ay ang magpakita sa akin ng kaluluwa ni Dodong. Pero syempre hindi yon nangyari. Ngunit masaya na rin ako kapag nakikita ko ang aking asawa sa aking panaginip at parang ayaw ko nang magising pa. Samantala, dumating ang araw na nag-asawa na ang aking anak na si Ming. Mabait naman si Nato at tinuring ko na rin na parang tunay na anak.
Bagamat bumukod na sila ng tirahan ay madalas pa rin nila akong dalawin sa bahay para samahan ako. Pero syempre may mga oras talagang ako lang ang mag-isa sa buhay. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng lungkot, lalo na kapag sumasagi sa isipan ko si Dodong. Ganun pa man ay sinikap ko pa rin na maging masaya sa buhay at para maibsan ang aking lungkot ay nag-concentrate na lamang ako sa aking maliit na sari-sari store business. At kapag Sabado at Linggo ay volunteer naman ako sa simbahan. Papadudot, ganon ang naging takbo ng aking buhay. Ngunit hindi ko akalain na meron palang naghihintay na sorpresa sa akin. Isang araw kasama kong lumabas ng bahay si Naming at Nato para pumunta sa palengke. Nang mapagpasyahan naming tumawid sa kalsada sa halip na sa footbridge. Pero isang aksidente ang dumating. Isang sasakyan ang parating habang patawid kami ng kalsada at nabangga kami. Buti na lamang at mabagal ang takbo ng kotse pero hindi maiwasan na natumba kami at nagkaroon ng galo sa mga siko, braso at tuhod namin dahil sa aksidente. Agad namang buwaba ang driver ng kotse at inalayang kaming makatayo. Naku, pasensya na po, hindi ko po sinasadya. Ayos lang ba kayo? Tanong ng batang driver sa amin. Kasi naman sa susunod ay mag-ingat naman kayo sa pagmamaneho ninyo. Naiiritang sagot ni Nato na noon ay pinakanasaktan sa nangyari. Nako, pasensya na po talaga. Kasi naman po ay bigla na lang po kayong sumulpot sa highway. Sabi pa ng driver. Maya-maya ay buwaba naman ang isa pang sakay ng kotse at agad na umalalay sa amin, Papa Dudut. Pero laking gulat ko nang makitang kamukhang-kamukha ni Dodong ang lalaking umalalay sa amin. Dodong? Napatingin sa akin ng lalaki at nahihiyang umiti. Hindi Dodong ang pangalan ko, Eros ang pangalan ko. Ali, halika, tulungan na kitang tumayo. Wika ng lalaki pagkatapos ay inalalayan niya akong makatayong muli. Pero nanatiling nakatingin lamang ako sa mukha ni Eros. Imposible dahil ang tabas ng kanyang muka, mga mata, ilong, bibig, lahat ay katulad ng kay Dodong. Naku, pasensya na po kayo sa abala ha. Etong kapatid ko kasi baguhang driver lang. Actually, kakakuha lang niya ng lisensya kanina. Naku, buti na lang talaga at hindi kayo napahamak. Anyway, bilang kabayaran sa abalang ibinigay sa inyo ng kapatid ko tanggapin niyo po sana ito, ang sabi pa ni Eros. Agad naman akong tumanggi sa inaabot niyang pera sa amin. Ali, sige na po, tanggapin niyo na po ito. Tulong po namin yan sa inyo at saka heto po yung calling card ko. In case na may maramdaman kayong masakit sa katawan ninyo dahil sa nangyari ngayon. Basta huwag kayong mahiyang tumawag sa akin. Handa po namin kayong ipagamot, ang sabi pa ni Eros. Papadudot, hindi ako makapaniwala noon sa mga nakita ko. Halos magkamukhang magkamukha ang lalaking yon at ang asawa kong si Dodong. Pero papadudot, ang mga mata niya, ang mga ngiti niya at ang boses niya ay parehong pareho talaga ni Dodong. Para bang kaharap ko ang asawa ko ng mga oras na yon. Samantala pagkatapos ng aksidente yon ay muling nanakit ang katawan ng asawa ng anak ko na si Nato. Yung pala ay nabalian pala siya ng buto sa tagiliran na naging resulta ng aksidenteng yon. Kaya agad na tinawagan ng anak ko si Eros para humingi ng tulong. Sa kabilang banda ay agad namang tumulong si Eros at pinagumot si Nato sa orthopedic. Yon ang naging daan para magkausap at magkakilala kami ni Eros. Papadudot, nagsimula ang communication namin sa pamamagitan ng text nang minsang hingin niya ang cellphone number ko. Sa totoo lang ay hindi ako mahilig mag-text pero nahilig na rin ako dahil kay Eros. Dahil sa regular communication namin ay naging magkaibigan kami hanggang sa umabot sa puntong super close na kaming dalawa. Papadudot, mabait si Eros. Palakaibigan at madaling lapitan. Pero sa madalas naming pagkikita ni Eros ay hindi ko maiwasang mahulog ang loob ko sa kanya. Lalo na't naalala ko sa kanya ang asawa ko. Samantala, may pagkakataong dumadalaw si Eros sa bahay namin kapag Sabado at Linggo. At doon ay masaya kaming nagbabanding.
Minsan pa nga ay tinuturuan ko siyang magluto at napansin ni Naming at Nato ang closeness namin ni Eros at hinayaan lamang nila yon. Biro pa nga ng manugang ko ay may asim paraw ako at bagay daw kami ni Eros. Siyempre una ay hindi ko sineryoso ang birong yon. Pero dumating ang araw na na-realize ko na lamang na parang mahal ko na yata ang reincarnation ng asawa ko. Eros, matanong ko lang, naniniwala ka ba sa reincarnation? Tanong ko sa kanya isang araw. Sandaling nag-isip-isip si Eros. Medyo, sagot niya. Bakit mo naman na itanong? Wala lang kasi ako noong una hindi ako naniniwala sa reincarnation. Pahayag ko. Pero ngayon naniniwala ka na? Curious na tanong sa akin ni Eros. Oo, kasi may isang tao na dumating sa buhay ko ngayon na unti-unting nagpapakumbinse sa akin na baka nga totoo ang reincarnation. Panimula ko. Sa totoo lang ay nawiwirduhan talaga ako kasi matagal na siyang patay pero ngayon para siyang nagbabalik. Hindi bilang multo ha, pero bilang normal na tao. Magkamukhang magkamukha sila. Bukod roon ay halos pareho sila ng kilos, ng ugali, pati na yung pagngiti. Parehong pareho. Ang weird, hindi ba? Natatandaan ko na napagkamalan mo ko bilang asawa mong si Dodong. Magkamukha ba kami? Tanong niya. Magkamukhang magkamukha kayong dalawa ni Dodong. Ang pinagkaiba niyo lang ay maputi ka, matangkad at saka light brown ang mata. Hindi tulad ni Dodong na kayo manggi at kasing tangkad ko lang. Pero pwede kayo mapagkamalang magtatay. Kwento ko. What if totoo nga ang reincarnation? Malay mo, ako pala yung reincarnation ni Dodong. Bigla na lang niyang sinabi. Napatingin na lamang ako kay Eros. Ang kanyang mga ngiti at titig ay Dodong na Dodong talaga. Kaya minsan ay hindi ko maiwasan na pagtaasan ng balahibo. Sabi mo kasi bukod sa magkamukha kami sinabi mo rin na halos pareho kami ng ugali. Malay mo nga totoo nga yung reincarnation. Kaya siguro gano'n na lamang yung nararamdaman ko sa'yo, ang wika ni Eros. Ano bang nararamdaman mo para sa akin? Tanong ko naman sa kanya. Espesyal, para bang ikaw na ang bumubuo sa mundo ko, sabi niya sa akin. Habang ako naman ay nanatili lamang na tahimik. Iniisip ang posibilidad na baka nga si Eros ang matagal ko nang hinihintay na pangako sa akin ng aking asawa ang kanyang pagbabalik. Papadudot, nung una talaga ay hindi ako naniniwala sa reincarnation. Pero simula nang dumating sa buhay ko si Eros ay madalas akong napapaisip na baka totoo nga ang reincarnation. Hindi ko alam kung bunga lamang ba yon ang pangungulila ko kay Dodong, kaya nakikita ko siya kay Eros. Pero sa tuwing magkasama kami ni Eros ay napapansin ko talaga na halos pareho sila ng ugali at ng kilos. Tapos kapag tumitig siya sa akin, pakaramdam ko ay si Dodong ang nakatingin sa akin. Samantala, nagpatuloy pa ang pagkakaibigan namin hanggang sa hindi ko na namalayan noon na nahuhulog na pala ang loob ko sa kanya. Papadudot, kahit nasabihing malaki ang agwat ng edad namin at kung titingnan ay parang anak ko na nga siya, pero hindi pa rin naging hadlang yon para mahalin ko ng palihim si Eros. Na sa tingin ko noon ay reincarnation ng asawa kong si Dodong. Pero papadudod, sa kabila ng pagtibok ng puso ko kay Eros ay minabuti ko pa rin na huwag sabihin sa kanya ang mga nararamdaman ko. Madalas ay napapaisip din ako kung talaga bang mahal ko si Eros o baka lang nakikita ko lang sa kanya si Dodong kaya ako siya minahal. Inisip ko rin kung ano ang magiging kahihinatnan kung sakaling maging kami ni Eros. Pero nang mga panahon na yon, ay hindi rin ako umaasa na mamahalin din ako ni Eros dahil sino ba naman ang magmamahal sa akin samantalang matanda na ako. Ngunit papadudot, lingid sa kalamang ko noon na may nararamdaman na pala si Eros para sa akin. Samantala, isang araw ay dinala ako ni Eros sa parking madalas niyang puntahan. Naalala ko ang parking yon kasi doon ko rin madalas dalhin noon si Dodong noong nabubuhay pa siya.
Nang mga oras na yon ay nakaramdam ako ng lungkot pero agad ding nawala yon dahil kasama ko naman si Eros. Madalas ako dito sa parking ito. Dito ako nagpapalipas ng oras. At saka alam mo ba, sa kada pagbisita ko rito ay gumagaan ang pakiramdam ko. Tingnan mo yung paligid, oh, maganda, tapos malamig yung simoy ng hangin. Buti na lang at hindi gaanong crowded ang parking ito, ang kwento ni Eros. Kailan ka pa namamasyal sa parking ito? Curious na tanong ko sa kanya. Sumagot naman si Eros. Bata pa lamang ako eh, alam ko na ang parking ito. Dito yung paborito kong tambayan. Pero alam mo ba, Carmen? Nung unang kita ko pa lamang sa parking ito iba na ang pakiramdam ko. Para bang may koneksyon na kaagad sa buhay ko ang lugar na ito. Teka, matanong naman kita. First time mo ba dito? Ilang beses ko nang napuntahan ang parking ito, sagot ko. Alam mo ba ang parking ito ang paborito ring tambayan ni Dodong noon? Madalas ko siyang dalhin dito. Sinabi rin niya sa akin na gumagaan daw ang pakiramdam niya kapag naririto siya. Nakakalimutan daw niya na may sakit siya kapag tumatambay siya rito. Napatingin lang sa akin si Eros at tila naghihintay pa ng karagdagang kwento ko. Samantala, hindi ko mapigil ang umiyak ng oras na yon. Sa totoo lang ay naguguluhan na ako. Alam mo kung bakit? Coincidence naman na pareho kayo ni Dodong na may gusto sa parking ito. At hindi lang yun, Eros. Coincidence din na halos pareho kayo ng ugali, kilos at interes ni Dodong. Hindi talaga ako makapaniwala sa mga nangyayari. Naguguluhan talaga ako. Agad naman akong niyakap ni Eros para pakalmahin. Nakikita ko kasi sa iyo si Dodong. Sa totoo lang kapag kasama kita ay pakaramdam ko ay kasama ko ang asawa ko. Pag-amin ko sa kanya. Maya-maya ay may binulong sa akin ang reincarnation ng asawa ko. Mahal kita, Carmen. Nagulat ako at napatingin sa mga mata ni Eros. Mukhang nagsasabi siya ng totoo. Alam mo ba yung pinagsasasabi mo? Tanong ko sa kanya. Totoo ang sinasabi ko. Mahal kita, Carmen. Wala akong pakialam kahit na maraming taon ang agwat ng edad natin. Ikaw lang ang mamahalin ko at wala nang iba pa. Pag-amin ni Eros sa akin. Papadudot, sobra akong naguluhan sa mga sumunod na pangyayari. Bukod sa kinilabutan din ako ng bahagya ay doon ko kasi napatunayan na halos parehong pareho sina Dodong at Eros. Bukod doon ay hindi ko makakalimutan yung mga titig sa akin ni Eros. Hindi ako pwedeng magkamali noon pero parehong pareho sila ng titig ni Dodong. Dahil sa sobrang kaguluhan sa isipan ko at sa mga nararamdaman ko ay hindi ko maiwasang maiyak, Papadudut. Agad naman akong sinamahan ni Ming at doon ay ikinuwento ko sa kanya na nagbalik na ang kanyang ama sa katauhan ni Eros. Pero tulad ng inaasahan ay hindi naniniwala sa reincarnation si Ming. Katwiran niya ay masyado ko kasing minahal si Dodong at inamdamang pagkamatay niya, kaya nang dumating si Eros sa buhay ko ay inakala kong reincarnation niya si Dodong. Nang araw ding yon ay pinagtapat ko rin kay Ming na mahal ko na nga si Eros. Tumutulang anak ko dahil imposibleng maging kami ni Eros dahil sa agwat ng edad namin at nasisigurado naming marami ang tututol sa magiging relasyon namin ni Eros. Pero Papadudot, ng mga panahong yon ay wala akong pakialam sa mga sasabihin ng ibang tao sa akin. Tinuloy ko pa rin ang pakikipagrelasyon kay Eros. Sa kabilang banda ay hindi naman ako nagsisisi sa desisyon ko dahil ramdam na ramdam ko noon na mahal talaga ako ni Eros. Naging masaya naman kami sa relasyon namin. At kahit na parang anak ko na siya, kung titignan sa edad namin ay hindi pa rin yon naging hadlang para ipakita sa madla na nagmamahalan kaming dalawa. Pero Papadudut, tulad ng inaasahan ay marami ang tumutol sa relasyon namin at isa na roon ang mga magulang ni Eros. Carmen, hindi ka ba nahihiya sa sitwasyon ninyo? Seryosong tanong sa akin ng nanay ni Eros.
Hindi ka ba nahihiya na nakikipagrelasyon ka sa lalaking parang anak mo na? At bakit naman po ako mahihiya? Sagot ko. Mahal ko si Eros at hindi ko yun kinakahiya. Dagdag ko pa. Hindi nagustuhan ng nanay ni Eros ang sagot ko kaya nagtaas na ito ng boses sa akin. Isang malaking kahibangan yan. Look, you're already 48 at 2 taon lang ang tanda ko sa iyo. Tapos ang anak ko is only 21. 25 years ang tanda mo sa kanya. Na kung titingnan mo parang anak mo na si Eros. Carmen, hindi ko pinalaki ang anak ko para ikaw lang ang makatuluyan. Sagot pa nito. Gusto kong hiwalayan mo na si Eros. Hindi kayo bagay at ayaw ko sa iyo. Ayaw kong masirang kinabukasan ng anak ko nang dahil lamang sa iyo. Pero Papa Dudut, nagmatigas ako sa gustong mangyari ng matanda. Hindi ko po hihiwalayan si Eros, ang sabi ko. Ina ka rin, Carmen. Kung ikaw ang nasa katayuan ko, I'm sure gagawin mo rin tong ginagawa ko. Carmen, wala akong ibang hinangad kundi ang mapabuti lamang ang anak ko. At handa akong gawin ang lahat para mapabuti lamang siya. Pagpapatuloy ng nanay ni Eros. Pero sinikap ko pa rin maging magalang at sa halip ay nagmakaawa na lamang ako sa matanda na huwag kaming paghiwalayin ng lalaking mahal ko. Nakikiusap po ako. Huwag niyo naman pong gawin sa amin to. Mahal na mahal ko po si Eros. Hindi ko po kayang mawala siya sa akin. Ngunit tila bato na ang puso ng matanda sa akin. Kung nabubuhay kang wala ang anak ko sigurado kong makakaya mo rin yan. Sinasabi ko sa iyo, Carmen, iwalayan mo na siya. Malaki ang pangarap ko sa anak ko at hindi ikaw ang makapagbibigay noon. Samantala, narinig ni Eros ang usapan namin ng nanay niya at maski siya ay tumutol sa gusto nito. Ma, hindi ko po kayang iwanan si Carmen. Nagmamahalan po kami, pagmamatigas ni Eros. Sa huli ay nagtalo lamang ang mag-ina at hindi nagtagal ay nag-walk out ang matanda. Nakaramdam naman ako ng kaunting guilt sa nangyari kaya kinagabihan ay kinausap ko si Eros. Eros, patawarin mo sana ako pero hanggang dito na lang tayo. Oo at mahal kita pero hindi kita kayang ipaglaban. Pag-amin ko habang naiiyak. Anong sabi mo, Carmen? Carmen naman, na ibulalas ni Eros sa akin. Tama ang nanay mo. Masyado na akong matanda para sa iyo at wala kang magiging kinabukasan sa akin. Dagdag ko pa. Carmen, hindi ko kayang iwanan ka. Minsan na kitang iniwan 25 years ago at ngayon ay binigyan na ako ng pangalawang buhay. Hindi ko nahahayaan pang maulit yon, ang sabi niya sa akin. Huwag kang ang hibang. Hindi ikaw si Dodong. Hindi totoo ang reincarnation. Yon ang sinabi ko naman sa kanya. Pero hindi basta-basta sumuko ang lalaking pinakamamahal ko. Oo, maaaring hindi nga totoo ang reincarnation. Pero hindi mo ba naisip na baka ibinigay ako sa iyo ng Diyos para maging kahalili ng asawa mo? Carmen, ano pa bang dapat kong gawin para mapatunayan sa iyo na mahal kita? Hindi pa ba sapat yung mga ginawa kong efforts at sakripisyo para sa iyo? Samantala ay napatingin lamang ako kay Eros na noon ay nagsisimula na ring umiyak dahil sa akin. Kung iniisip mo naman yung tungkol sa edad natin, wala akong pakialam kahit na ano pa ang sabihin nila. Handa kitang ipaglaban, Carmen. Pero Papa Dudut, sa huli ay nagdesisyon pa rin ako na isuko ang aking pagmamahal para kay Eros. Ito ay alang-alang sa magiging kinabukasan ng lalaking pinakamamahal ko. Papa Dudut, masakit man sa akin pero kailangan kong pakawala noon si Eros. Iniisip ko na lamang na para din yon sa kinabukasan niya. Hindi ako naging makasarili at sa halip ay kinumbinsi ko pa si Eros na sumama sa kanyang mga magulang papunta ng Italy. Doon ay nag-decide na rin akong lumayo kay Eros kahit nalabag sa kalooban ko. Pero hindi hinayaan ni Eros na magkalayo kaming dalawa dahil isang araw ay muli niya akong pinuntahan para ipaglaban ako. O bakit ka napadalaw? Hindi ba ngayon ang alis ninyo papunta ng Italy?
Tanong ko noon kay Eros. Hindi ako sasama sa kanila. Yon ang naging desisyon ng lalaking nasa harapan ko. Pero bakit? Anong sabi ng mga magulang mo? Curious kong tanong. Ngumiti si Eros sa akin. Huwag ka na mag-alala at pumayag na sila basta huwag ko lang daw silang kalimutang bisitahin doon. Nag-decide akong hindi sumama sa kanila kasi ayaw kong iwanan ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Napatingin na lamang ako kay Eros. Deep inside ay masaya ang aking puso sa naging desisyon niya. Carmen, may isa lang akong hihilingin sa iyo. Sana kalimutan mo na si Dodong. Ako na ang ipalit mo sa puso mo. Hiling ni Eros sa akin. Na agad ko namang pinagbigyan. Oo Eros, kinakalimutan ko na si Dodong kasi ikaw na ang pumalit sa kanya, ang sabi ko. At yun na nga Papa Dudut, pagkatapos noon ay hindi na kami nagkahiwalay pa ni Eros. Nagsama na kaming dalawa at kinalaunan ay nagpakasal na kami sa Huwes. Doon ay napagtanto ko sa sarili ko na maaaring magkapareho sina Eros at Dodong sa itsura, kilos at maging sa pag-uugali, pero magkaiba pa rin sila dahil mas minahal ko ang pagkatao ni Eros at mas masaya ako sa piling niya. Papa Dudut, sa ngayon ay 7 taon na kaming mag-asawa ni Eros at sa araw-araw na lumilipas ay mas lalo ko siyang minamahal. Kahit na hindi na kami magkakaanak ay masaya na rin kami ni Eros at masasabi ko namang masaya at kompleto ang buhay namin. At sa kwento naming ito ay napatunayan naming mag-asawa na God works in mysterious ways. Papa Dudut, hanggang dito na lamang ang sulat namin sa inyo ni Eros. Sana ay mapili po ninyo itong mai-air at maraming salamat sa iyo in advance. God bless and more power sa Papa Dudut stories at sa mga masisipag na taong bumubuo nito. Lubos na nagpapasalamat, Mrs. Carmencita Payumo Corelli. Iba-iba ang paniniwala natin tungkol sa reincarnation o muling pagkasilang. May mga naniniwala, meron din namang hindi. Pero isa lamang ang sigurado sa totoong kwento ng pag-ibig ni Nanay Carmen at Eros na God works in mysterious ways. Walang makapagsasabi o walang makakakwestiyon sa gawa at plano ng Panginoon sa ating buhay. Maaring totoo ang reincarnation at tinupad lamang ng Panginoon ang kahilingan ni Dodong na babalikan niya ang kanyang asawang si Carmen. Ganun pa man ay nakakatuwang marinig na sa kabila ng maraming pagtutol ay nagawang ipaglaban nina Carmen at Eros ang kanilang pagmamahalan. At sa huli ay natanggap na ito ng kani-kanilang mga mahal sa buhay. Tunay na kapag mahal mo ang isang tao ay handa mong ipaglaban at ipagsigawan sa buong mundo na mahal mo siya. Maging sino man o ano man ang kanyang nakaraan. Mga kaibigan, mahiwaga po ang pag-ibig at marami itong kayang gawin na hindi natin akalain. Kaya hanggat nabubuhay tayo, pahalagahan natin ang pag-ibig at sulitin natin ang pagkakataon. Ang bawat oras na kasama natin ang ating mga mahal sa buhay. At bago magtapos ang ating programa, ay pasalamatan natin si Carmen sa pagbabahagi ng kanyang totoong kwento ng pag-ibig. Naway maging masaya palalo kayo sa pagkasama ninyo ni Eros. More blessings to come. Ako po ang inyong Papa Dudut. Maraming maraming salamat po sa pagtutok. Huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Hanapin din po ang Papa Dudut Vlogs. At suportahan din po yan tulad ng support ng ginagawa ninyo sa Papa Dudut YouTube channel. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka. Dudut stories, kami ay iyong kasama.
Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories.